Samantala, sa iba pang balita, inaprubahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang registration ng Starlink Internet Service Philippines Incorporated bilang value-added provider. Isa itong subsidiary ng Starlink Satellite Internet Services na pag-aari ng tech billionaire na si Elon Musk. Dahil dito, papayagan na ang Starlink na mag-operate ng internet services sa bansa. Sabi ng NTC, iaalok ng Starlink ang high-speed, low-latency satellite internet service na may download speed sa pagitan ng 100 Mbps hanggang 200 Mbps. Umaasa ang NTC na masasakop ng Starlink ang mga lugar na hirap o walang internet. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na magkakaroon ng Starlink. Kinumpirma ni Liloan City Mayor Cristina Frasco ang tagapagsalita ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio na nakipag-ugnayan na si VP-elect Sara sa Office of the Vice President, gayon din sa Office of the Secretary of Education para sa gagawing transition process. Sa isang text message na ipinadala ni Mayor Frasco sa UNTV News, sinabi nito na nais ng VP-elect na maging maayos, organisado at komprehensibo ang gagawing transition. Ayon kay Frasco, ilalabas nila ang ilang impormasyon o detalye ng napag-usapan sa lahat ng aspeto ng trabaho sa OVP at DepEd oras na makumpleto na ang proseso. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layong taasan ang social pension ng indigent senior citizens. Sa ilalim ng Senate Bill 2506, dodoblehin ang kasalukuyang 500 pisong pensyon ng indigent o mahihirap na senior citizens sa 1,000 piso. Layon din ang panukala na magtakda ng options para sa ating mga lolo't lola gaya ng electronic transfers para mapadali ang pagkuha ng kanilang pensyon. Anumang transaction o service fee ay hindi dapat ipataw sa target beneficiaries. Inaatasan din ito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang mga stakeholder na reviewin kada 2 taon ang halaga ng social pension kung sumasapat pa sa estado ng presyo ng mga bilihin. Ililipat na rin mula DSWD sa National Commission of Senior Citizens ang trabaho at pangangasiwa sa pamamahagi ng social pension. Kabilang sa mga itinuturing na indigent senior citizens batay sa eligibility criteria ng DSWD ay mga individual edad 40 pataas na nanghihina na at may kapansanan, walang nakukuhang pensyon mula sa government and private institutions gaya ng GSIS, SSS, Philippine Veterans Affairs Office o PIVAO at iba pang insurance companies, walang permanenteng source of income at wala rin nakukuhang regular na suporta mula sa pamilya o mga kamag-anak para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Si Senator Joel Villanueva na siyang sponsor ng panukala, nagpasalamat sa mga kapwa mambabatas na sumuporta sa panukala. Pasado na ang counterpart measure nito sa Kamara noong Agosto 2021. Si Senator Risa Hontiveros na nga akong maghahain ng panukala sa susunod na kongreso na layong palawakin pa ang naturang pensyon at magkaroon ng universal social pension para sa senior citizens. To provide an immediate lifeline to our indigent and most vulnerable lolos and lolas, I will vote yes to Senate Bill 2506. Batay sa datos ng DSWD, tinatayang nasa 3.8 million ang bilang ng mga indigent Filipinos edad 60 pataas. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan sa relisyo po. A diplomatic push is being eyed for the release of Senator Laila De Lima as the case of her detention again surfaced in the United States Senate during a budget hearing. Ako lang po talaga ay nagtataka. Bakit nangingialam ang United States sa Pilipinas? Actually, sa ginagawa nila, di ba, kawalang respeto yun sa justice system ng Pilipinas. Kasi feeling na mga kano na yan, hindi dapat daw pinakulong si De Lima. Di ba? Eh, madami din namang problema ang United States sa kanila mismong bansa. Bakit nangingialam sila sa ibang bansa? Kaya talagang naiintindihan ko na, no, kung saan nanggagaling si President Duterte. Kasi 'di ba, ilang years na tayong minamanipula ng mga kano, ilang years na tayong sunod-sunuran sa US. Buti na lang talaga ang nanalo si BBM, 'di ba? Buti na lang talaga hindi nanalo si Lenny. Kasi talagang magiging puppet tayo ng US, magiging puppet tayo ng ibang bansa. At walang hanggang pakikialam ang gagawin nila sa Pilipinas. Bakit? Wala ba tayong sariling desisyon as a nation? Hindi ba natin pwedeng hayaan at magtiwala sa ating leaders mismo? Tapos ito pa, grabe, no? Grabe ang connection ng mga Dilawan. Di ba? Grabe ang connection. Lalo na yung si Laila De Lima. Nagtataka talaga ako ba? Pagdating kay Laila De Lima, halos lahat ng senador sa US talagang apiktado. Di ba, parang ang lakas naman ng kapit ni De Lima sa mga kano? Kaya talagang mapapaisip ka eh, di ba? Imaginin mo, lahat ginagawa ng mga kano para lang mapalaya si De Lima.
Sana before nyo pakialaman ang Pilipinas, i-check nyo sarili nyong bansa. Ang daming mga karumal-dumal at talamak na mga masasamang pinaggagawa sa bansa nyo mismo, US. Tapos papakialaman nyo ang ibang bansa. Sana all may backup.